Hindi ko na inintay ang sagot nila at tumakbang na akong paalis. Mabilis ako nakarating sa silid ko at pagkatapos kong isara ang pinto ay agad ako napasandal doon. Bigla ako nakaramdam ng pagod. Siguro ay resulta ito ng pag-iyak ko kanina. Nahagip nang tingin ko ang karugtong na terrace ng silid na hindi ko pa minsan napuntahan. Iglap lang ay dinala na ako roon ng mga paa ko. Agad na sumalubong sa akin ang malamig na hangin panggabi. Hindi na ako nag-abala pang buksan ang ilaw dito at hinayang itago ng dilim ang nararamdaman ko ngayon. May mga sariling terrace din ang katabi ko mga silid. Wala ako naaaninag na tao sa ibang mga terrace at mukhang ako lang yung nandito sa labas. Mula dito sa kinaroroonan ko ay tanaw ko yung artificial forest na pinasadya sa likod bahay. Pero duda ako makikita ako dito ng sinumang nasa baba dahil walang liwanag na tumatama sa bahaging kinatatayuan ko. Kasi maging sa silid ko ay nakapatay ang mga ilaw. Itinukod ko ang mga braso sa pasimano ng terrace at niyo ko yung baba. Nasa ikalawang palapag itong silid ko pero may kataasan na yung distansya mula dito papuntang baba. Wala naman ako masamang binabalak. Gusto ko lang sukatin yung layo. Nabitin ang tumatakbo sa isip ko na isang pares na mga braso ang pumaikot sa bawang ko at kasabay noon ay ang pagdikit sa likod ko ng pamilyar na init ng katawan ni Eros. Are you thinking of jumping? Matigas niyang tanong at bahagyang hinigpitan ang pagkakakapit sa akin. Para ano? Para mabalian ang buto? Sarkastiko kong balik tanong. Di pa ako nasisiraan ng ulo upang may sipang saktan ng sarili. You make me worried. Anas niya. May nakakita sa iyong umiiyak kanina. Bakit? Bawal bang umiyak? Pag gusto ko? Maanghang kong tanong. Hindi ka pwedeng umiyak hanggat nandito ka. Malumanin niyang sabi. Responsibilidad ko ang lagi kang pasayahin. Prove it. Matapang kong hamon sa kanya. Pasayahin mo ko ngayon. Dito mismo. Sandali lang siyang natigilan bago ko maramdaman ang mainit niyang mga labi sa bato ko. Napahigpit ang kapit ko sa pasimano ng terrace habang kusang ikinikiskis ang pangupo sa hinaharap niyang nakatutok sa akin. Paano kung mabuntis ako? Tanong ko. Saglit siyang natigilan bago gumalaw. Huling bumigat ang paghinga ko. Mas mabuti. Anya, bubuntisin kita. Lalaki ang magiging anak ko dito. Bahagyang dumiin ang isa niyang kamay sa tiyan ko. Gusto niya akong buntisin? Sa isiping lolobo ang tiyan ko dahil sa anak namin ay may mainit na kamay na humaplo sa puso ko. Pero nang maalala ko ang sitwasyon namin dalawa, ay biglang may protectiveness na bumangon sa loob ko. Hindi ko hayaang mamalimos ng pagmamahalang anak ko dahil may ibang pamilya ang tatay niya. Hindi ako pwedeng mabuntis ng taong may asawa. Kinabukasan ay hindi na kami nagpang-abot pa ni Papa dahil maaga silang bumiyahin ni Maura pa uwi ng probinsya. Ayon kay Ate Sandra, ay nakatanggap daw ng tawag si Papa at kinakailangan na ang presensya nito roon sa lalong madaling panahon. Pwede naman sana mag-iwan ng text sa akin bilang pamamaalam pero kay Ate Sandra ko pa malalaman na umuwi na pala sila. Mabuti na rin iyon dahil ayokong may masabi na naman ako hindi magugustuhan ni Papa at baka muli na naman niya akong pagbuhatan ng kamay. Masyado pang sariwa ang mga pangyayari kagabi kaya hindi ko maipapangakong hindi ako makapagbibitaw ng masasakit na mga salita. Pagtatangkain akong kausapin ni Papa. Nagpa siya na akong panindigan ang sinabi ko isang linggong extend ng bakasyon kaya hindi ako gumayak upang pumasok sa eskwela. Masyadong abala ang mga tao sa pamamahin na ito kaya normal lang na pagkatapos namin sabay-sabay na mag-agahan ay nagsialisan na agad sila papunta sa kanya-kanya nila mga trabaho. Narinig ko kanina sa usapan ni na Ate Sandra at Eros na may dadaluhang business conference yung huli at magtatagal ito ng ilang araw doon. Nakaramdam ako ng konting pagkadismaya dahil mabuti pa sa asawa niya at nagawang magpaalam ni Eros samantalang wala man lang itong nabanggit sa akin. Of course, hindi niya obligasyon iyon pero sa ngalan na ikinakaman niya ako ay nararapat lang naman sigurong alam ko din ang schedule niya. Malay ko ba at baka meron din siyang ibang babae sa pupuntahan niya. Ako yung the other woman na ayaw kong may kahati. Kahit nasa sarili niyang asawa ay gusto ko siyang ipagdamot. Paano pa kaya sa ibang babae? Napahinto ako sa pagmumuni-muni nang biglang sumulpot sa harapan ko si Renz. Mali pala ako sa una kong akala na nakaalis na rin ito kasama ni na Ate Sandra.
Pailalim ko siyang pinagmasdan at habang tumatagal ay nakikita ko ang pagkakahawig niya kay Maura. Rian, di ka ba papasok? Tanong niya sa akin. Ikaw, ba't nandito ka pa? Balit tanong ko sa kanya. May pasok ka sa trabaho, di ba? May hinihintay akong file na idadaan ng isang client dito sa bahay. Kibit-balikat niyang tugon. May mga katanungan din ito na kailangan ko ipaliwanag na maigi. Nangunot ang noo ko habang iniisip ko sinong client ang hinahayaang dito mismo sa bahay maghatid ng file. Masyado naman yata ang espesyal. Habang lumalaki ay nakikita ko kung paano magpatakbo ng negosyo si Papa at ang mga kapatid ko. Pero ni minsan ay walang kliyenteng tumuntong mismo sa bahay namin para lang maghatid ng kung ano-ano. Palagi talagang sa opisina ginagawang business transactions or sa ibang lugar. Basta hindi lang sa mismong bahay namin. Kahit hindi ko inalok ay kusang naupo si Ren sa katabi ng upuan ko. Mas mabuti sigurong sa gate mo intayin yung inaabangan mo. O kaya ay sa loob ng bahay. Walang kangiti-ngiti kong question sa kanya. In short ay ayaw ko sa presensya niya kaya kung pwede ay lumaya siya. Pinili ko ang tumumbay dito sa backyard garden upang walang storbo pero heto at balak niya tang bulabugin ang katahimikan ko. Papapasukin naman ang makatulong yung hinihintay ko. Bali wala niyang sagot. Dito ko na lang siya hihintayin. Sino ba yun? Hindi nakatiis kong tanong. Normal lang basta isang client na dito mismo sa bahay pupunta? Actually, kakilala ni Tito Eros itong bago naming client. A certain Vivian Alfonso. Tugon niya. Inaanak yata ito nung moment ni Tito. Si Tito sana ang ka-appointment niya ngayon pero napuntang conference si Tito kaya ako yung nautosang harap. Hindi maganda ang kutob ko sa bagong client na tinutukoy ni Renz, lalo na at babae ito. Ito siguro yung tinatawag na the other woman's instinct. Wala mang woman's instinct si Ate Sandra ay ako na ang babakod sa mister niya. Total ay natikman ko na naman ito at titikman ko pa ulit. At kung sino man ang Vivian Alfonso na iyan, ay huwag na itong umeksena dahil wala nang pila. Tinapos ko na. Alam ba nitong client nyo na ikaw yung harap sa kanya? Kunwari ay walang pakialam kong tanong. Tinatawagan ko nga pero hindi ko na makontak. Sagot ni Renz. Kaya hindi ko na ipinalam na wala si Tito. Renz, may girlfriend ka ba? Bigla ay naitanong ko sa kanya. Bakit? Mag-a-apply ka ba? Nakangisi niyang balik tanong. Pinaningkitan ko siya ng mga mata at sarkastikong nginitian. Nagtatanong lang ako. Mukha ko sa walang girlfriend. Ayoko namang husgahan agad kita. Batay lang sa taglay mong itsura. Malakas niya lang tinawanan ang pang-insulto ko. Lalong nalukot ang mukha ko habang pinagmamasdan ang pamumula ng pisngi niya at paniningkit ng chinito niyang mga mata habang masayang tumatawa. Kahit nakakainis ito lalo na at anak ito ni Maura ay ang lakas talaga ng karisma ng gago. Hindi naman totoo mukha siyang walang girlfriend. Mukha nga siyang babaero eh. Gusto ko lang malaman upang pwede ko siyang ipain sa paparating na sa Vivian. Sa itsura na lalaki nito ay pwedeng-pwede na itong i-proxy kay Eros. Pero sana hindi katulad ko itong si Vivian na mas gusto yung mukhang mangwawarak ng bahay bata kaysa rito sa kaharap kong pwedeng pumasang opa na kinababaliwan ng mga kababaihan. Usong-uso ang malakorya nung kakisigan itong si Renz na hindi ko maiwasang hangaan kahit na mas type ko yung katulad ni Eros na parang Borborian ang dating. Gusto ko kasi yung parang laga kong hinahara sa kama at may balibagan tuwi na. Sa laki ng katawan ni Eros ay walang kahirap-hirap nitong nadudumi na ang balingkinitan kong pangangatawan. Ano ba dapat ang itsura ng mayroong girlfriend? Naaliw na tanong sa akin ni Renz matapos tumigil sa pagtawa. Bago pa ako makasagot ay sabay na nakuhang atensyon namin ng isang babaeng papalapit na sinamahan ng isang katulong. Sir, M, may naghahanap po kay Sir Eros? Magalang na anunsyo ng katulong. Tumayo si Renz upang harapin ito at ang bagong dating na babae habang hindi ko naman inihiwalay ang tingin sa babae. Miss Vivian Alfonso, right? Nang tumango ang babae ay agad na nag-abot ng kamay si Renz. I'm Renz Aldovino. Ako yung makakausap mo regarding sa mga proposal namin in behalf of my Uncle Eros. Kitang-kita ko ang worried disappointment sa mukha ng babae pero agad din ito iyong itinago sa likod ng isang matamis na ngiti bago magiliw na tinanggap ang nakalahad na kamay ni Renz. It's nice meeting you, Renz. Manambing nitong saad. Tama nga ang kutob ko. Hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng ito.
Pasimple kong pinasadahan ang tingin ng ayos nito at muntik nang magsitaasa ng mga kilay ko sa gustong iparating ng kasuotan nito. Walang client na makikipag-meet for business na halos kita na ang kaluluwa sa konting tuwad at kukulang. Pino ang kilos nito at halatang galing sa mayamang pamilya pero hindi niya ako maluloko sa totoo niyang sadya sa pagparito. Gusto niyang tuksuin sa Eros at malinaw iyon sa ayos at suot niyang damit. Kaya mukha siyang nalugi ng malamang si Renz ang makakausap niya dahil bigusi ang makaharap ang totoo niyang pakay. Pero dahil balak niyang magpalapad ng papel ay bait-baitan din siya sa pamangkin ni Eros. Magkasilan sa kaming dalawa kaya kilalang kilala ko ang mga katulad niya. And this is Rian, pinsan ng asawa ni Tito Eros. Pakilala sa akin ni Renz. Bahagyang bumuway ang matamis ng ngiti ni Vivian ang tumuo ng pansin sa akin. Inantahan ko ang pagkakangiti at maingat na tumayo bago naglakad at naglahad ng kamay rito. Halatang napipilitan lang itong makipagkamay sa akin pero pinalampas ko lang iyon. Hello Vivian, you're very beautiful. Pambabola ko rito at nilakihan pa ang pagkakangiti. Nangislap ang mga mata nito at nagustuhan niya ang papuri ko. Kailangan niyang maramdaman na hindi ako kaaway. Thank you Rian. Pasasalamat nito. You're pretty, too. Thank you, Vivian. I'll go first. Para makapag-usap na kayo about business. Paalam ko. Kahit nagre-rebelde ang loob ko na ipaubaya sa kanila ang pwesto ko, ay kailangan kong tamisan lalo ang pagkakangiti. Gusto kong maging malapit kami ni Vivian. Sabi nga sa lumang tipan, let your friends close and your enemy closer. Magiging best friend ko itong si Vivian at ipagdasal niya na sana ay mabaling sa iba ang pagkakagusto niya kay Eros dahil kung hindi ay sisirain ko ang buhay niya. See you later. Nakangiti pa rin tugon sa akin ni Vivian. Kung may mas tatamis pa sa magic sugar, ayun na ang ngiti isinukli ko kay Vivian na may kasamang orasyon na sana ay tataas ang sugar niya o di kaya ay kukuyugin siya ng mga langgam. Pagkatalikod ko sa kanila na Renz ay agad na nawala ang masaya expression sa mukha ko at pumalit ang madilim na anyo. Si Ate Sandra lang ang hahayaan kong makikihati sa atensyon, oras at maging katawan ni Eros. Masikip na nga mundo para sa amin tatlo tapos meron pang gusto yatang makasiksik. Huwag na niyang ipagpilitan dahil hindi ko siya pagbibigyan. Pinaikot ko ang mga mata sabay ismit bago nagsimulang maglakad palayo sa kanila na Vivian at Renz. Kakapasok ko lang ng bahay matapos iwanan ang dalawa ay tumunog ang cellphone kong bit-bit. Nang tingnan ko kung sinong tumatawag ay nagtaka pa ako dahil hindi pamilyar ang numerong nakadisplay. Hinayaan ko muna itong mag-ring na ilang ulit sa pagbabaka sakaling hihinto ang sinuman tumatawag ngunit natigil ang saglit ang pag-ring nito at muli na namang tumawag yung caller kaya nagpa siya na akong sagutin. Hello? I'll send someone to fetch you. Sansala ng pamilyar na boses na Eros sa kabilang linya, sa pambungad kong bati. I'll be attending a business conference and you'll be coming with me. Wala man lang hello-hello at mukhang nababagot pa yung boses niya. Kahit hindi ko nakikita ay natitiyak kong magkakasalubong na ang mga kilay niya. Kahit parang nagmamaneho ang kanyang tono ay hindi ko mapigilan ng mapangiti. Kaya pala hindi nagpaalam sa akin na dadala ng conference dahil isasama pala ako. Nakaka-proud din pala sa sarili pag nalalamangan ko ng konti yung asawa. Paano sa Ate Sandra? Kunwari nag-aalala kong tanong kahit wala naman akong pakialam. Kung may pake ako, sana iwala ko ngayon sa kinalalagyan kong sitwasyon. Una pa lang sana hindi ko na pinasok ang pagiging the other woman. She's flying for Japan tonight. She will never know. Pahinamad na sagot ni Eros. Kababakasan din ang kawalan ng pakialam yung boss niya kaya it's a tie. Bagay talaga kami. Bakit ang tagal mo sumagot kanina? Pahabol niyang tanong. Malay ko bang ikaw ang tumatawag? Pangangatwiran ko. Save my number para alam mong ako ang tumatawag. Pautos niyang sabi. Maganda ka na rin dahil ipasusundo na kita. Nandito si Renz. Paalala ko sa kanya. Tsok na magtatanong ito. Pagbigla-bigla ay aalis ako. May pagkapakalamero pa naman ang lalaking iyon. Chuck, makakarating kay Maura ang bawat kilos ko. Ito yata ang tinalagang spy ni Maura at ni Papa, kaya namomonitor nila ang bawat kilos ko. I'll handle everything. Baliwalang tugo ni Eros. Just prepare your things. I'll fetch you myself. Akala ko ba'y may uutusan ka lang? Nagtataka kong tanong. I changed my mind. Pahinamad niyang sagot.
Amon mo eh. Walang paalam niyang pinutol ang tawag pero hindi ko na iyon pinansin pa dahil mas nanaig ang nararamdaman kong excitement. Halos takbuhin ko ang hagdan paakyat ng silid ko. Pagkarating ko ay agad akong namili ng mga gamit na dadalhin. Tama ngang nag-extend ako ng absence sa school. Hindi ko mapapalampas ang pagkakataong makakasama si Eros. Nang maalala ko yung presensya ni Vivian sa babae, bigla ko nag-alala na baka magpang-abot pa silang dalawa. Agad kong kinuha ang cellphone at tinawagan si Eros. Habang hinihintay na sagutin niya ang tawag ay binilisan ko ang pag-aayos ng mga dadalhin. Iilang damit lang at basic necessities tuwing magbabakasyon. Bibili na lang ako noon sa pupuntahan namin. Kung may iba pa akong kakailanganin na hindi ko madadala. Kunti lang ang dinala ko at napagkasya ko lang lahat sa isang duffel bag. Sinuguro ko lang iyong wallet ko at charger ng cellphone at saka power bank. Saktong sinagot ni Eros ang tawag ko pagkatapos kong maisara ang zipper ng dadalhin kong bag. Hello, Eros. Huwag ka nang tumuloy dito sa loob. Hintayin mo na lang ako sa labas ng bahay. Wika ko habang papalabas na ng silid ko. Okay. Maikli niyang sagot. Anything else? Wala na. Patanong ko sagot sa kanyang tanong. Yun lang naman talaga ang pakay ko. Wala sa loob ako napangiti nang marinig ang magaan niyang pagtawa sa kabilang linya. Kahit hindi ko alam kung ano ang nakakatawa. May hinala ko kung bakit tumawag ka sa akin para lang dyan. Naaliw niyang wika. Or mas tamang sabihin ay kung sino ang dahilan kung bakit kailangan kitang hintayin sa labas ng sarili kong pamamahay. Umirap ako sa kawalan dahil ako yata ang pinagtatawanan niya. Ayoko magkita kayo ni Vivian. Mataray kong pag-amin. Happy? Asar kong dugtong habang papalabas na ng silid ko. You're cute. Yun lang sinabi niya pero biglang nagurumintado ang walang hiya kong puso. Parang may nagliliparang mga paru-paru sa tiyan ko na hindi ko maipaliwanag. Malapit na ako. Anya kapag kuwan. Agad ko naman binilisan ang pagbaba ng hagdan. Ayokong paghintayin siya ng matagal. Halos takbuhin ko na iyong pintuan. Okay, papalabas na ako ng bahay at... Kusang nabitin ang pagsasalita ko kasabay ng paghinto ko nang humarang sa pintuan ng taong iniiwasan kong makatagpo na Eros ngayong araw. Are you going somewhere? Tanong nito. Humigpit ang kapit sa dalambag nang sumulyap ito roon. Pag minamalas ka nga naman no? Obligado patuloy ako makapagplastikan sa babaeng ito. Vivian! Usal ko sa pangalan nito sabay paskil ng kunwari ay magilaw ng ngiti sa mukha ko. May kailangan lang akong puntahan. Pasimple ko ibinulsa ang hawak na cellphone matapos itong patayin. Pero sigurado ako na narinig na ni Eros sa kabilang linya kung sinong kausap ko. Alam ba ng papa at mama mo? Bigla ay singit na tanong na Renz. Ngayon ko lang napansing nakasunod pala ito kay Vivian. Liyam kong naikuyom ang mga kamay habang pinipilit na hindi magbago ang magiliw na expression sa aking muka. Ang sarap niya sanang sambalin ang katotohanang natuklasan ko na yung sinasabi niyang mama ko raw ay ang tunay niyang ina, hindi sa akin. Nagpaalam na ako kay Kuya Eros. Kunwari bait-baitan kong sagot. Kuya mo na sa ngayon, mamaya ko na iuungol ang pangalan nito. Agad kong pinagsisihan ang pagkabanggit sa pangalan ni Eros nang makita ang biglang pangingislap ng mga mata ni Vivian. Pangalan pa lang ay ganito ng epekto sa babaeng ito. Confirmed, hindi magandang intensyon niya kay Eros. Bakit kay tito ka nagpaalam at hindi sa pinsan mo? Tanong ulit na Renz. Isa pa ang gagong ito. Tinig talaga ito sa lalamunan ko. Manang-mana sa nanay nitong si Maura. Malapit na akong mapuno sa isang ito. Kunti na lang talaga. Yung tito mong available nung kinakailangan ko na magpaalam. Matamis ang pagkakangiti ko yung sagot. Huwag mo na itanong kung kailan ako nagpaalam. Inunahan ko na ito dahil talo pa nito ang reporter kung magtanong. Sa likod ng matamis kong pagkakangiti ay ang kumukulo kong dugo dahil sa pagkainis. Sa isip ko ay sinasapa ko na ang mukha ni Renz. Saan nga pala si Eros? Bigla itanong ni Vivian. Saglit kami nagkatinginan ni Renz. Alam naman nito kung saan si Eros pero bakit patay mali siya lang itong tumingin sa akin. Mukhang hinihintay rin ito ang sasagot ko. Hindi ko masabi kung pinagtatakpan ba nito ang lokasyon ni Eros o naghihinala ito sa akin. Sa totoo lang kung merong nakakaalam kung nasaan ngayon si Kuya Eros, ay hindi ako iyon. May lumanay ko sagot. Mas may alam si Renz sa kinaroroonan ni Kuya kaysa sa akin dahil hindi ako nagtatrabaho sa kumpanya nito tulad ni Renz.
Kanina pa ko naririndi sa sarili ko sa kakakuya kay Aros. Wala talaga mag-aakalang bihasang-bihasa na ako sa pag-ungol sa pangalan nito. Hindi rin daw niya alam. Napaingos na sagot ni Vivian. May kasama pang pag-irap na parang ikinaganda nito iyon. Hindi naman bagay. Totoo yun. Maagap na sabat naman ni Renz. Masyadong defensive ang gago. Halatang may itinatago. Wala namang nakakaalam sa itinerary ni Tito, kundi yung assistant niya nagmana ng pagiging masungit sa kanya. Kaya nakakatakot lapitan. At si Tita Sandra, na asawa niya. Correction. Meron pang isa at ako iyon. Lamang pa ako sa dalawang nabanggit niya dahil ako yung susunduin mamaya-maya upang isama. Ang galing magsinungaling nitong si Renz at hindi halatang alam niya na may business conference na dadaluhan sa Eros ngayon at mananatili doon ng ilang araw. Magkasinungaling kami sa pagsusunungaling at nakakabahala ang bagay na iyon. Anyway, tapos na ba kayo mag-usap? Pagbabago ko sa usapan, Chuck na nasa labas na sa Eros at naghihintay sa akin. Gusto ko nang layasan ang dalawang kaharap. Sa Eros ang gusto kong sumagot sa ilan kong mga katanungan. May kaarte ang sagot ni Vivian, kaya hihintayin ko na lang siyang magkaroon ng oras. Ang sarap niyang sungalingaling dahil di bagay sa kanya ang mag-inarte sa harapan ko. Nang sulyapan ko si Renz at magtama ang paningin namin ay nagkibit-balikat ito. Hindi yata umubra ang karisma nito dito kay Vivian. So, aalis ka na ba? Tanong ko habang lihim na ipinagdadasal na sana ay hindi sila magkakasalubong sa labas ni Eros pag magkataong aalis na rin ito. Lalayas na nga lang ang babaeng ito pero masyado pa mabagal at nagawa pang mang-usisa sa pupuntahan ko. Pinipigilan ko nga magpang-abot sila ni Eros pero mukhang nakatakda talagang magkita sila ngayong araw. Pagkalabas ng babaeng ito ay imposibleng hindi nito mapapansin ang sasakyan ni Eros na naghihintay sa akin sa labas. Pumapanig yata ang sitwasyon kay Vivian. Mas malakas yung kapit ng orasyon niya pero sigurado ako mas malakas akong manapak pag paandaran niya ako. Ako rin yung appointed kabit kaya tumabi-tabi siya dahil nakangiti man ako ngayon sa harapan niya ay pinaplano ko nang yakapin siya ng sobrang higpit sa leeg at hindi ako bibitaw hanggat hindi siya nagkukulay ube. Maganda lang siya. Malandi at madiskarte ako. Isang former kabit ng ama ko ang nag-alaga at nagpalaki sa akin kaya wala talaga siyang kalaban-laban. May mentor ako. Lumiya siya. I invited her for lunch. Pahayag ni Renz. Kaya, hindi. Mag-stay na muna siya. Tama si Renz. Dito ako mananangalian. Namimiss ko na rin ang luto ni Chef Ricky. Wow. Ngayon ko lang nalamang may chef sa pamamahay na ito at mukhang kilalang-kilalang itong kaharap ko. Gaano kaya siya kalapit sa pamilya ni Eros para maging malapit din siya sa chef ng pamamahay na ito? Ilang ulit na siguro yung nakikain ng babaeng ito dito. Nabawasan naman ng konti yung inis ko kay Renz dahil may silbi din pala ito kahit papaano. Alawin na niya muna itong si Vivian habang pupuslit ako papunta kay Eros. Sige, I'll go first dahil nasa labas na yung makakasama ko. Nakangiti kong pamamaalam kahit nagdidilim yung paningin ko sa mga tumatakbo sa isipan ko. Kailangan ko ng umiska po at baka bigla ay kumupas yung bait-baitan kong drama at masaktan ko itong kaharap ko. Ingat ka! Ako na magsasabi kay Eros na may lakad ka pag dumating na siya. Matamis kong initian sa Vivian dahil sa katangahan niya pero hindi naman niya alam na sa Eros ang makakasama ko kaya excuse muna siya. Thank you Vivian. Please. Baka remind na lang sa kanya at baka nakalimutan na niya na nagpaalam ako. Pakikisakay ko para naman magbukas siyang bida. No worries. I got you. Mukha mo. Stay nga ka lang dito at ako nang bahala sa inaasahan mong darating mamaya. Nang tapunan ko ng tingin si Renz ay nahuli ko itong matamang nakatitig sa akin na para bang pinag-aaralan ako. Ganito ba talagang tumingin na lalaking ito? Yung parang nanghuhuli? Nakaramdam ako ng pagkaasiwa dahil feeling ko ay alam niya na pinapasakay ko lang sa Vivian. Pero wala na akong panahon upang pagtuunan siya ng pansin dahil nararamdaman ko na nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ko. Ibig sabihin lang noon ay may natanggap akong text message. Wala akong ibang inaasahan kundi ay tawag o text mula kay Eros kaya siguradong ito yung nagpapadala ng mensahe. Enjoy your lunch guys. Alis na ako. Kumuway muna ako bago tuloy ang tumalikod. I like her. Narinig ko pa sabi ni Vivian kay Renz. Napangiti ako sa sinabing niya.
Magugustuhan pa kaya niya ako oras na malaman niya ang mga nangyayari sa pagitan namin ng lalaking gusto niya rin? Baka isumpa niya ako pag malaman niya kung gaano kasabik si Eros tuwing inaangkin ako. Yung lalaking pinapangarap niya na pagmamayari ng iba ay natikman ko na at patuloy na titikman. Wala na akong ititira pa sa kanya at maging yung tunay na may-ari ay pagdadamutan ko pa. Ilang akbang na ang nagawa ko ng pasimple kong lingunin ang kinaroroonan ni na Renz at Vivian upang alamin kung nandoon pa rin ang mga ito. Nang makitang wala na at mukhang tuluyan na silang pumasok sa loob ng bahay, ay sinimulan ko ng bilisan ang mga hakbang at kulang na lang ay liparin ko na yung papuntang gate. Mabuti na lang at hindi ako puro ganda lang dahil sanay ako sa mabilisang lakad at maging sa takbuhan dahil nahasa na ako sa probinsya namin, lalo na tuwing tumatakas ako mula sa mga tauhan ni Papa. Kaya sisulang itong mga malawak na bakura ng mansyon ni Eros. Hindi naman masyadong malayo yung gate mula sa bahay pag nakasakay ka ng sakyan, pero pag ganitong nilalakad lang ay pagpapawisan ka rin bago makarating. Ang sarap magmura pero iniisip ko na lang na sa ibang bagay ako masasarapan mamaya, kaya tiis-tiis muna. Medyo may kahabaan din ang driveway na tiniis kong lakarin. At nang makarating ako sa gate ay inunahan ko na iyong guard sa pagbubukas at hindi ko na nga pinansin ang pagbati nito. Hindi naman ako snob, sadyong nagmamadali lang talaga ako ngayon. Tulad nga ng inaasahan ko ay nandoon na yung sasakyan ni Eros pagkalabas ko. Hindi man lang itinabi yung sasakyan sa gilid o di kaya ipark sa kabilang side ng kalsada. Salip ay talagang nakaharang ito sa harapan, kaya kung nagkataong lumabas ang sasakyan ni Vivian ay tsak na mahaharangan ito. Mabuti na lang at sa akin pumanig yung pagkakataon. Akala ko kasi kanina ay mas malakas yung kapit ni Vivian sa itaas. Pareho lang naman kaming makasalanan. Lumamang lamang ako ng half shot. Pagkatapat ko sa sasakyan ay agad na bumukas ang pintuan sa backseat. Hindi na ako nagdadalawang isip pa na lumulan nang masilip ko roon sa Eros na prenteng nakaupo habang nakatingin sa akin. Pagkasakay na pagkasakay ko ay agad akong sinalubong ng mainit niyang mga halik. Nabitawan ko yung bit-bit kong bag, lalo na at nang patagilid niya akong kinandong paupo. Saglit lang ako natigilan dahil sa bilis ng mga pangyayari bago nakabawi at nagawa ng tumugon sa pananalakay ng mga labi niya. Nanlalaki ang mga matang napalayo ko sa kanya nang maramdaman ko ang biglang pag-usad ng sinasakyan namin. Saka ko lang napagtuunan ng pansin ang front seat at nakitang may iba kaming kasama. Nawala sa isip ko yung driver. Diretso kasi kay Eros yung tingin ko. Makahulugan ko siyang tiningnan at aminuwastra ang driver na nakatuon ng buong atensyon sa pagmamaneho. Imposibleng hindi nagawi ang tingin nito sa ginagawa namin dito sa likod. Kayong walang partition na nakaharang sa pagitan nito at ng kinaroroon na namin. Don't worry about Miko. He will protect our secret with his life. Pabulong na sagot na Eros bago muling kinabig ang bato ko. Nakulong sa mga labi niya ang pagpoprotesta ko na agad ding nauwi sa pag-ungol. Saan pala tayo pupunta? Naisipan kong itanong upang hindi kami matuloy sa pinagbabawal na teknik, lalo na at pareho kaming sinisilaban ng matinding pagnanasa. Sa Skyline Resort. Tugon niya. Doon gaganapin ang business conference. Mga ko napatingin sa mukha niya nang marinig ang pangalan ng resort na napabalitang pinakasikat at pinakamahal. Dollar rate daw ang accommodation ng resort na iyon, kasali na ang mga establishment na nakatayo sa mismong loob nito, katulad ng 5-star restaurant at mga sikat na fashion boutiques. Ang resort na iyon ang dinadayo ng mga foreigner from different countries at halos mayayaman lang din ang makaka-afford na manatili doon. Alis tayo ng syudad? Bulalas ko ng maalalang sa isang island na katayo ang nasabing resort. Mabalik din agad tayo. Tugon niya habang kinikintala ng mumunting halik ang nakaspose kong balikat. Wala na yung kamay niya sa pinakadelikadong parte ng katawan ko. Mabuti na rin iyon para sa ikabubuti namin dalawa, lalo na at limitado ang kasalukuyan namin pwedeng gawin. We'll be going there using your private plane? Napasinghap kong tanong nang mapagtantong papasok ang sinasakyan namin sa private helipad na alam kong pagmamay-ari niya. Minsan ako nakarating dito, nung one time na nakasakay kami sa isang niyang private plane papunta sa isang family event. Kung iyong ibang mga mayayaman ay nangongolekta ng sasakyan o kung ano pang mamahaling bagay, kilala naman si Eros Aldovino sa koleksyon nito ng mga sasakyang panghimpapawid.
Kulang na lang siguro sa koleksyon niya ay spaceship dahil lumilipad din naman ang mga iyon. Are you ready? Kumunot ang noo ko dahil sa tanong niya. Hindi ko naman kailangan paghandaan ang pagsakay sa eroplano. Mas pinaghahandaan ko pa yung pag-angkas ko sa kanya. May pipinigan tayong bagong private plane. Pabulong niyang sagot sa katanungang nasa mukha ko. Kakaibang excitement ang bigla ko naramdaman dahil sa sinabi niya. Nung huminto ang sakyan namin ay dumako ang mga mata ko sa naghihintay na eroplanong sasakyan namin. Hindi makapaniwalang bigla akong napatakip ng bibig na makita ang mga letrang nakatatak sa katawan ng eroplanong in bold and gold letters. Bakit nandiyan ang pangalan ko? Nautal kong tanong habang nakatuon ng tingin sa private plane. Because it's yours, sweetheart. Malambing niyang sagot.